Ayan, magandang araw sa lahat guys. Sa video ngayon guys, I'll be covering some of the changes that they will do sa parating na Season 0 ng Axie Infinity Origin. Medyo mahaba to guys, so I decided to just cut it. At sa video na to, I'll be covering the following: crafting changes, disenchanting, at saka NFT, runes and charms, no? So, I'll start with crafting changes. Sabi nila na one of the biggest and most anticipated changes is the ability to craft runes and charms that can be minted into the blockchain. Na ibig sabihin, yung mga runes and charms na yon, pwede mong mabenta, mabili, matrade, maggift to other players. Other changes include new crafting recipes na ipapakita ko mamaya. Crafting utility items. Sinabi dito na hindi na pwede makraft, no? Yung mga moondust, moonstone, you cannot craft them. However, pwede mo pa rin siyang ma-earn by advancing through the game. Okay? Tapos, they mentioned that they will be inserting small change to utility items percentage, no? So, may link dito. Let's open this. Pero, let's check that later na, no? Para bird's eye view muna tayo. Now, for this enchanting, we know this. I'll just read, no? Important mechanic that allows runes and charms to have sustained utility after they expire. We want players who put a lot of time, resources, and effort to gain value from this while ensuring a balance is still maintained relative to players who do not enchant. Syempre guys, as off-season, ha, makaka-farm tayo. And then, pagdating ng season, syempre, mas may benefit yung meron. Pero, pag binasag mo yung mga runes and charms mo, you will not be getting that much, no? To the point na malaki agad yung advantage mo sa mga walang capacity para mag-disenchant. So based on this, we've tuned the disenchant rates for Season 0 to be the following. So ito yung bago nating disenchant table, no? So subject to change siya season to season depending on economic factors. SLP is only returned when disenchanting Ronin runes and charms. So, maybe ito pwede ko na i-cover kasi nandito na yung table, okay? So, ganito yan. Of course, you may either get rune or charm. Mas mataas yung probability na makakuha ka ng charm unless gumamit ka ng utility items. Na meron pa rin naman, pero hindi na siya nakakraft na a-acquire na siya through progression. So, kung meron kang, syempre yung rarity, you have common, rare, epic, mystic. Pag binasag mo siya during season, here is what you will get. For example, meron kang mystic na rune, no? Tapos binasag mo during season, you will get 10,000 moon shards and 1,000 SLP. And then meron din ditong columns sa mga babasagin mong runes, assuming na disenchant siya or expired na siya for one season. So dito guys yung table. And then pag expired na siya for two seasons, ito yung table, no? Ito yung parang magiging resulting output dun sa binasag mong rune. So meron din sa charm. So this is just a table, no, to guide you, pero in game naman makikita natin yan, no? Bago natin basagin, we can see there, no, ilan yung magiging output. Now yung SLP guys dito, napansin nyo naka-asterisk, no? Magkakaroon lang guys ng SLP dun sa pagbasag mo if ang binabasag mo is Ronin Runes and Charms or yung mga NFT or yung mga nagawa using SLP. Na kung ababasagin mo is ginawa mo lang naman or na-craft mo only using moon shards lang din ang makukuha mo guys. Alright? So take note. Okay? And of course guys, this is medyo given na, no? Na yung ginamit mong crafting material, syempre mas mababa yung makukuha mo pag binasag mo na yung rune or charm. So depende, alright? So yun lang naman for disenchanting. And then we have here NFT, runes and charms, no? Na nabanggit na rin kanina. Alright? So para magkaroon ka ng NFT, kailangan gumamit ka ng SLP. At kung meron ka niyan, pwede mo siyang imint sa blockchain. Ibig sabihin nga, pwede mong mabili, mabenta, mag-gift, or matrade sa marketplace. Alright? At meron silang video tutorial about this one, covering deposit and withdrawal. So ito guys, ma-access nyo sa Axie Infinity YouTube. Hello. Alright?
So later, meron tayong titignan na part dito. Ito guys, mamaya tignan natin yan. So you can check this sa kanilang site. Just a guide, no, kung paano yung workaround sa NFT runes and charms. So sabi dito guys, ito makikita nyo rin ito sa video. Yung mga runes and charms, para ma-mint mo siya sa blockchain or para mapasok mo siya dun sa Ronin, okay, kailangan mo magbayad ng fixed amount of value, no? Sabi nila $3, no? In the form of AXS, okay? Sabi dito, this is paid in AXS, peg at $3 of AXS per rune or charm. So every time na mag-mint ka ng rune or charm, for every mint na gagawin mo, $3. Okay, so kunwari, nakapag-craft ka. Tapos yung na-craft mo, dapat NFT yung na-craft mo guys ha. Kasi pag hindi NFT, hindi siya mintable, no? So dapat mintable. Kung mintable siya, bago mo siya ma-mint, no? Papunta sa blockchain, kailangan mo magbayad ng $3 for each. Now, sa live stream ko earlier, sinabi ko, pag gusto kong ibalik, sabi ko magbabayad ba rin. Pero sa video na to guys, nakita ko na pag ibabalik mo, kasi dito yan eh. Kung ibabalik mo guys from in-wallet to in-game, wala naman kailangang bayaran ulit. Okay? So yung pag-mint lang mismo or yung pag-withdraw, no? Yung magre-require ng $3. Pero I'm thinking lang na pag bumili ka sa ibang tao, tapos binalik, pinapunta mo dun sa in-game assets, and then from in-game assets, ibabalik mo ulit sa in-wallet asset, I think meron na namang $3. But, you know, ito yung bagay na we'll find out later. Okay? Sabi nila dito, this fee is paid each time a rune or charm is minted to the blockchain. Ito, yung naka-parenthesis. Even if that rune or charm had existed on the chain before, meron pa ring bayad. Since depositing into the game burns the rune and charm. So ito guys, ang pagkakaintindi ko dito guys. Yun nga yung sinasabi ko. Pag bumili ka sa ibang tao ng runes or charms, tapos dineposit mo sa in-game assets na wala namang bayad. Okay? Okay yun. Walang bayad. Pero, from in-game assets, ilalabas mo ulit yung binili mo papunta sa in-wallet assets, kailangan mo ulit magbayad ng $3. Yan yung pagkakaintindi ko dito. But, yun nga, we'll find out pag nandun na. Okay? Tapos ngayon guys, meron silang ginagawa due to precautions around the economy and to verify this at scale, we've set the minimum mint time for season 0 to be 7 days. Ibig sabihin guys, pag nakapag-craft ka na dito, hindi mo agad siya malalagay sa in-wallet asset unless you wait for 7 days. Ganun yung mangyayari, no? This means any Ronin rune or charm that is deposited or crafted. Ngayon, bakit sinabi nila deposited or crafted? So yung crafted muna, syempre sa laro, 'di ba, magka-craft ka. So pagka-craft mo, you need to wait 7 days bago siya malipat sa Ronin. Eh bakit nilagay deposited? Yun nga yung sinasabi ko, guys. Ito yung sinasabi ko. Kunwari, may binili ka. Tapos dineposit mo dito sa in-game assets mo. Ngayon, pag dineposit mo yan dyan, pwede mo na magamit, pero hindi mo agad siya pwede ma-withdraw. You need to wait 7 days. Kaya nila sinabi, yung mga Ronin charm na dineposit, meaning binili sa ibang tao na nilipat sa in-game assets, or kinraft, yung nakraft mo sa game mismo, yung dumiretso sa inventory mo sa in-game assets, kailangan mo ulit maghintay ng 7 days bago malagay. So, bottom line guys, pag bumili ka, nilagay mo sa in-game, hindi mo agad pwede malabas guys. Kailangan mo maghintay ng 7 days. At saka may fee. I think may fee pa rin eh. No? Hindi na kasi pinakita dito guys eh. But itong video na to, you can check it yourself. And then, sa mga nagtatanong guys, nakita nyo yung pure power niya guys. I think baka maging tanong din to. Makita nyo sa ilalim, medyo maliit kasi guys no. Yung mintable niya, 2. Pero yung pure power niya, 4. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung 2 dun, NFT. Tapos yung 2 doon, non-NFT. Yan yung pagkakaintindi ko guys ha. But let me know if I'm wrong. Okay? So, yun. Meron din link dito. I'll open this.
Yung YouTube, you can just check that. Okay, so tingnan natin yung details pa ng ilang bagay dito. Okay. So crafting changes, let's go into detail. Okay, starting season 0, many changes. Okay, nabanggit na to kanina. So itong link na to, guys, pag binuntahan mo to, same lang to sa ano. Meron same lang yan, guys. Okay, same lang. So binanggit lang dito, guys, yung pinagkaiba ng Ronin runes and charms tsaka sealed runes and charms. So basically, yung Ronin ito yung pwede mong ibenta, yung sealed ito yung bawal mong ibenta, basically. Tapos, guys, may binanggit sila minting process, which I already mentioned earlier, no? At yung link na to, guys, ibabalik lang tayo dun sa kanina. Ito, ibabalik ka lang din sa kanina. Kasi maraming link, guys, no? Baka sabihin nyo, sobrang dami. Hindi. Medyo paikot-ikot lang naman yan. Paikot-ikot lang. Okay. So, important to note, no? Nakapag gumamit ka ng SLP sa pagcraft, no? Laging rare agad ang makukuha mo. Yan ay pinakamababa. Okay? Yan sabi nila. Tapos, may sinabi rin sila na pag moon shards lang ang ginamit mo, guaranteed neutral lang makukuha mo. Pero pag ginamitan mo ng SLP din yung moon shards, lahat ng element or lahat ng class pwede mong makuha. Okay? So nagbigay sila ng bagong crafting recipes at we are given 4 tiers in crafting: beginner, basic, intermediate, advanced. All right. And then let's see kung meron pa importante dito. The purpose to reward progression. Okay. Slow down the rate of epics or mystics. So ito yung mga justification kung bakit nila ginawa to. Prevent abuse, no, sa mga gumagawa ng maraming account para maka-chamba, no? So medyo mahaba yung information, guys, pero sinummarize ko siya sa aking Excel, no? Gumawa tayo ng Excel, this one. Ayan, crafting recipes, dito muna tayo. So meron tayong crafting level na kailangan i-take note of, yung level 1, level 2, level 5 and level 10. So yun yung magde-describe ng apat na tier, no? First tier is beginner. Second tier is basic. Okay? Another tier is intermediate and another is advanced. So ano yung pinagkaiba ng mga tier na to, no? So pinakamadali, guys, yung beginner, kailangan mo lang ng 100 moon shards. Okay? This will give you 100% common. At sabi ko nga, pag wala kang ginamit na SLP, always neutral. At syempre, hindi siya pwede mabenta sa marketplace. Kaya nakalagay, Ronin, no. Okay? Now, doon naman sa crafting level 2, ma-unlock mo yung basic Ronin A, tsaka basic Ronin B, no? Kaya, by the way, guys, 10 pala ito, no? 10. Overall, 10 yan. Kaya sa picture ng game dito, ayan. If you go here, saan na ba yan? If you go here, you will notice, guys, 10 talaga yung pwede mong magawa. Okay? So, parallel sa dito. Anyway, balik tayo dito. So, ito, guys, for basic, pag level 2 ka na, tatlong bagay yung ma-unlock mo, yung basic Ronin A, tsaka basic Ronin B. Okay? So, yung basic lang, guys, it's pure moon shard. It gives you 80% for a common, 20% for rare. It's a neutral and then hindi siya tradable sa marketplace. Now for Ronin A, B under basic, magkaiba, guys, yung ginagamit na moon shard at SLP pero pareho yung outcome, no? Guaranteed rare. Lahat ng class pwede tamaan, tradable din. Okay, bakit may pinagkaiba dito? Kasi minsan mas marami kang moon shard, minsan mas marami kang SLP. So nagbibigay sila ng flexibility dun sa pagcraft. Alright, so may ganun. And then once you reach level 5 crafting, pwede mo na gawin yung intermediate na meron tayong tatlong klase. Yung intermediate na full moon shard, intermediate Ronin A, intermediate Ronin B, no? So dito muna sa intermediate, moon shard requirement is 700, 70% to get a common, 25% rather na rare, 5% epic. Of course, this you're only using moon shard, so neutral, and then bawal ibenta sa Ronin. Alright? So, take note, guys, din pala, baka mabasa nyo yung sealed runes and charms. Pag sinabing sealed runes and charms, ito yung bawal mabenta sa marketplace. So, yung mga neutral, guys, na hindi pwede mabenta, sila yung mga sealed, no? Sealed. Basta pag sealed, guys, bawal mabenta. Mababasa nyo rin yan, eh. Now, ito naman, intermediate, AB. Pareho yung outcome, guys. Pareho silang may 85% sa rare,
15% sa Epic. Okay, all class pwedeng tamaan at pwede mabenta sa marketplace. So iba rin yung crafting requirement, no? Yung isa medyo malakas sa Moonshard, yung isa medyo malakas sa SLP. So depende na yan sa kung ano yung resources nung magka-craft. Okay? And lastly guys, once you reach crafting level 10, ma-unlock mo na yung advance for Moonshard, advance Ronin A, advance Ronin B. Okay? So pag pure Moonshard, you need to use 1000 Moonshard. It will give you 60% chance sa common, 35 sa rare, 4.5 epic and 0.5 for mystic. Of course, neutral pa rin kasi Moonshard lang ginamit mo at bawal mabenta sa marketplace. And then for advanced Ronin A and B, same outcome, no? 70% for rare, 29.5% epic, 0.5% mystic. All class pwede tamaan at pwede mabenta sa marketplace. Ang pinagkaiba lang guys, yung gastos, no? Yung isa matakaw sa Moonshard, yung isa matakaw sa SLP. So ito na guys yung infographic for crafting recipes. So version ko to, kung mas okay siya tignan, mas magandang, mas madaling tignan, you may want to get a screenshot. So yan na guys for the crafting recipe, and now let's jump to utility items guys. Ito yung mga bagay na before pinapa-improve niya yung crafting. Ganun pa rin naman guys, pero bawal na siyang ma-craft ngayon. Tinanggal na nila yung pag-craft ng utility items. Okay, at nag-provide sila ng justification, no? So you can just check it here. Kasi ano, basta mayroon silang justification kung bakit nila inalis. So ang ginawa na lang nila, as for utility items, those will be provided from the game progression systems like crafting level up and rock level up. Siguro mako-cover ko to sa iba ko pang video para hindi masyado overwhelming or yung ano ating ano content dito. Okay? So meron tayong small change to utility items. Yung mga mundas, guys, medyo binago na lang yung effect. Ito yung binago. Nasa Excel ko naman 'yan. Tapos ito yung justification. So yung moonstone, guys, ganun pa rin yung effect, no? Ganun pa rin yung effect ng moonstone. Tataas yung chance na makakuha ka ng rune. Pero ito guys, ito na yung updated. No? Meron tayong Moondust for basic, Moondust for epic, and then Moondust for mystic. At ito yung mga ginagawa nila. No? Pag ginawa mo yung Moondust basic, bababa ng 5% yung rare, tataas ng 5% yung epic. Now, pag ginamit mo naman yung Moondust epic, bababa ng 10% yung rare, tataas ng 7.5% yung epic at tataas ng 2.5% yung mystic. And then lastly, pag ginamit mo yung Moondust mystic, bababa ng 20% yung rare, tataas ng 15% yung epic at tataas ng 5% yung mystic. Ngayon, bakit hindi na gumalaw yung common? Kasi nga guys, kung NFT naman tayo or gumagamit tayo ng SLP, sureball na kasi tayo sa rare. Alright? So yun na guys. Take note guys ha, hindi na pwede makraft. Okay, baka sa mga nasanay, hindi na sila makakraft yung mga utility items. Mafa-farm mo na lang sila through game progression. Ibig sabihin, limited count lang yung pwede mong makuwang ganito. Okay? So limited lang yung usage niyan. So yun na guys, for the things that I've mentioned, wala na, okay? So maybe I'll make a video na lang for the other parts. But yeah, so those are the changes, no? Regarding the craft, the disenchant, at saka yung NFT runes and charms for season 0. I'll make another video for the other parts. And if you like the video, huwag natin kalimutan i-like. At sa mga hindi pa nakasubscribe, of course guys, mag-subscribe tayo. At see you sa ating next video. Maraming salamat.